Samantala, ilang malalakas na lindol na ang naramdaman sa Maynila simula pa noong 1863. Maraming buhay na rin ang nawala at marami ang mga nasugatan sa mga pagyayanig. Ilalahad sa ating Xiao Chua ang ilan sa mga ito sa Xiao Time, Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po, it's Xiao Time! 150 years ago, June 3, 1863, bandang alas 7 ng gabi, nagkaroon ng isang malakas na lindol na naramdaman sa Maynila. Dito bumagsak ang buong kakatayo pa lamang na katedral ng Maynila, liban sa kampanaryo, sa mga relihiyoso at hindi mabilang ng mga deboto na noon ay umaawit ng kanilang vespers para sa kapistahan ng Corpus Christi. Tatlong araw na sinikap na makuha mga biktima at mga namatay na natabunan ng katedral. Isa sa mga namatay ang bayani ng unang sekularisasyon na si Padre Pedro Pelaez. Isang tagapag-ulat mula sa Illustrated London News ang nagbalita at gumuhit ng ilan sa mga eksena noong lindol na yon. Sa ilalim raw ng mga guho na ito ng katedral, ayon sa kanya, natabunan ng halos lahat ng biktima na sinikap pa inumin ng tubig sa pamamagitan ng mga basag na organ pipes, ngunit nangamatay rin sila sa ilalim ng mabibigat na batong ito. Napakabaho raw ng amoy nang iguhit niya ang mga drawing na ito. Nasira rin ang tore ng harapan ng simbahan ng Santo Domingo, ang tore ng simbahan ng Binondo, ang almacen o imbakan ng mga tabako ng pamahalaan at ang palasyo ng Gobernador General. Sa sobrang pagkaguho nito, ipinasya na lamang ilipat na ang luklukan ng kapangyarihan sa Kapuluang Pilipinas sa ng Malacañang. Muli lamang na ipatayo ang dating palasyo ng Gobernador General makalipas ang mahigit isang siglo noong 1976. Sa kalahating minutong lindol ng 1863, 300 ang namatay at higit 200 ang nasugatan, kabilang na ang mga nasa night market at mga nasa ospital. 1,172 na mga bahay at gusali ang gumuho. Makalipas lamang ang 17 taon, muling nagkaroon ng serya ng mga lindol mula July 14 hanggang 25, 1880, kabilang ang tatlong napakalakas. Pinakamalakas dito ay Intensity 10. Imagine, pinabagsak na nito ang kampanaryo ng Katedral ng Maynila na nakaligtas noong 1863 at nakapanghina sa isa sa mga kampanaryo ng simbahan ng San Agustin. Mas nauna sa mga ito ang isa pang hindi malilimutang lindol na nangyari noong kapistahan ni San Andres sa Maynila noong November 30, 1645. Dahil daw kay San Andres, nakaligtas sila sa pagsalakay ni Limahong. Ngunit sa araw ng pagdiniwang nila ng kanyang pista, alas 8 ng gabi, isang 7.5 surface wave magnitude ang naramdaman nila na yumuyugyog patungo sa lahat ng direksyon sa tagal ng apat na dasal na kredo. Ayon sa isang tala, ang mga batong pader ay tila naging mga piraso ng papel na nilipad ng hangin at mga tore ay yumugyog na tulad ng mga punong nahanginan. Nothing was heard but the crash of mingled with the clamor of voices entreating heaven for mercy, the cries of the terrified animals adding to the horror. Ang katedral ay nilamutak na parang papel. 150 na mga gusali ang bumagsak. 600 Espanyol ang namatay, 3,000 Espanyol ang sugatan. Hindi sinama sa bilang ang mga Indio. Ang kasaysayan na ang nagsasabi, posible ang isang malaking lindol dito sa Metro Manila, the big one, na nakatagdang mangyari anumang oras. Handa ba tayo? Ako po si Xiao Chua, para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Xiao Time.